Mga kaibigan, isa na naman pong magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Siguro po masaya pa rin po kayo dahil katatapos lang po ng celebration ng Araw ng Mga Puso o Valentine's Day. At tayo po ay nagagalak patuloy dahil sa habag, sa awa at tulong ng ating Diyos ay patuloy po nating nararanasan ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat sandali ng ating mga buhay. Kaya mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan ko, sa lahat ng aking mga subscribers, sa mga viewers, silent listeners, muli po ay inaanyayahan ko po kayo na makinig ng salita ng Diyos na aking babasahin. Tayo po ngayon ay nasa day 39 na po. 39 days na po tayo sa awa at habag ng Diyos na nakakapagbasa ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, muli ay inaanyayahan ko po kayo na sabayan niyo po ako muli sa pagbabasa ng salita ng ating Diyos. At kung kayo man po ay may bakanting oras, nawa po ay mapakinggan niyo po itong mga binabasa ko dito po sa Really Mix Stories sa ating YouTube channel. Simulan ko na po ang chapter 21. At gabayan po ako ng ating Diyos. Gabayan po tayo at samahan at maranasan natin ang presensya ng banal na Espiritu Santo. Mga tuntunin tungkol sa di kilalang mamamatay tao. Nandito pa rin po tayo sa mga tuntunin na pinapaalala ng Panginoon kay Moises na kanya rin ipaalala sa mga Israelita. Chapter 21 verse 1. Halimbawang naroon na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, pag may nakita kayong bangkay sa kaparangan at hindi malaman kung sino ang pumatay, ipagbigay alam ninyo iyon sa matatanda at mga hukom. Susukati nila ang layo ng mga lunsod sa paligid, pagkatapos ang matatanda ng pinakamalapit na lunsod ay kukuha ng isang dumalagang baka na hindi pa nasisingkaw. Dadalhin nila ito sa may agos ng tubig sa isang lugar na hindi pa nabubungkal ni natatamnan. Pagdating doon, babaliin ang liig ng baka, pagkatapos lalapit ang mga saserdoteng Levita, pagkat sila ang pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya at magpuri sa kanyang pangalan. Sila ang magpapasya sa mga usapin, ang matatanda ng lungsod na malapit sa pinangyarihan ng krimen ay lalagay sa tabi ng baka upang maghugas ng kamay sa tapat nito. Sasabihin nila, "Hindi kami ang pumatay, hindi rin namin alam kung sino ang gumawa nito. Tanggapin mo, Yahweh, ang hain ng bayang Israel na iyong iniligtas. Huwag mong ibilang na ito'y kasalanan namin. Huwag mo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong ito. Ang Israel ay hindi mananagot sa mga ganitong pangyayari kung gagawin ninyo ang nararapat sa kanyang kalooban." Mga tuntunin sa mga bihag na babae. Kung sa pagkikipagdigma ninyo ay pagtatagumpayin kayo ni Yahweh at ang sinuman sa inyo ay nabighani ng isa sa inyong mga bihag na babae, ano pat magustuhan siyang maging asawa, maaari itong iuwi pagdating ng bahay, ipaahit ang kanyang buhok, ipaputol ang mga kuko, at pagbibihisin, mananatili siya sa tahanan noong lalaki at babayaang ipaluksa ang kanyang mga magulang, at hayaang ipagluksa ang kanyang mga magulang sa loob ng isang buwan. Pagkaraan, maari na siyang sipingan. Kung ang lalaki hindi masiyahan sa kanya, palalayain siya. Hindi siya maaring ipagbili ni ituring na alipin pagkat nadumisa na ang kanyang puri. Tuntunin tungkol sa karapatan ng panganay. Kung ang isang tao ay may dalawang asawa, ano pat mahal yaong isa kaysa isa? Ngunit kapo ang may anak at ang panganay niyang anak ay sa hindi niya gaanong mahal, huwag aalisin sa kanya ang karapatan bilang panganay upang ilipat sa anak ng asawa na kanyang minamahal. Ang kikilalaning panganay ay ang una niyang supling
At dito ibibigay ang dalawang bahagi ng kanyang ari-arian kahit siya anak ng hindi gaanong mahal. Tuntunin ng anak na matigas ang ulo. Tuntunin tungkol sa anak na matigas ang ulo. Kung ang isang anak ay matigas ang ulo at ayaw makinig sa payo ng mga magulang, siya ay dadali ng kanyang mga magulang sa pintuang bayan at iharap sa matatanda. Ang sasabihin nila, matigas ang ulo ng anak naming ito. Lagi kaming sinusuway at ayaw makinig sa amin. Siya ay lasinggo at nilulustay ang aming kayamanan. Pagkatapos, babatuhin siya ng taong bayan hanggang sa mamatay. Ganyan ang iyong gagawin sa masasamang tulad nila. Kung mabalita ito sa Israel, matatakot silang tumula doon. Iba't ibang tuntunin. Kapag ibinitin ninyo ang bangkay ng isang taong pinatay bilang parusa sa nagawang kasalanan, kailangan siyang ilibing sa araw ring iyon. Huwag ninyong pabayaang magdamag na nakabitin ang bangkay. Pagkat ang binitay ay kasuklam-suklam kay Yahweh, pag hindi ninyo inilibing agad, madudumisan ang lupaing ibinigay niya sa inyo. Chapter 22. Kapag nakita ninyong nakakawala ang baka o tupa ng inyong kapwa, huwag ninyo itong pababayaan, hulihin ninyo at dalhin sa may-ari. Kung malayo ang tirahan ng may-ari o kung hindi ninyo alam kung kanino, ito'y iuwi muna ninyo at hihintayin hanapin ang may-ari. Ganyan din ang gagawin ninyo sa asno. Damit o anumang bagay na inyong mapulot, ibalik ninyo sa may-ari. Kapag nakita ninyong nadapa o nabuwal ang baka o asno ng inyong kapwa, tulungan ninyong ibangon iyon. Ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae. Sino mang magsuot ng hindi niya likas na kasuotan ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Kung may makita kayong pugad ng ibon sa lupa o sa kahoy na may itlog o inakay, huwag ninyong huhulihin ang inahin. Maari ninyong kunin ang inakay o ang itlog, ngunit pawawalan ang inahin, sa gayon mapapanuto kayo at mabubuhay ng matagal. Lalagyan ninyo ng barandilya ang bubong ng bahay na gagawin ninyo para hindi kayo managot sakaling may mahulog roon. Huwag ninyong tatamnan ng ibang binhi ang inyong ubasan kapag yaoy tinamnan ninyo ng ibang binhi. Ang bunga ng ibang binhi at ng inyong ubas ay dadaling lahat sa sanktuaryo. Huwag ninyong pagtutuwangin sa araro ang baka at ang asno. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa lana at lino. Lagyan ninyo ng palawit ang apat na sulok ng inyong balabal. Apo! Mga tuntunin tungkol sa puri ng isang babae. Kung ang isang lalaki ay mag-asawa at pagkatapos magsiping ay siraan ng puri ang babae at ipamalitang hindi na ito dalaga, ang magulang ng babae dudulog sa matatanda ng bayan, taglay ang katibayan ng katibayan na dalaga. Ang kanyang anak nang ito'y nag-asawa. Ganito ang sasabihin ng ama, ang anak ko'y babae, ang anak kong babae, pinahihintulutan kong mapangasawa ng lalaking ito, ngunit pinagbintangan ng masama matapos sipingan. Ipinamamalita niyang hindi na dalaga ang aking anak. Narito po ang katunayan ng kanyang pagkadalaga. At ilalagay siya sa harapan ng matatanda ang damit na may bahid ng dugo ng babae. Kung magkagayon, ang lalaki ipahahampas ng matatanda sa bayan. Bukod doon, siya ay pagmumultahin ng 100 putol ng napilak
at ibibigay sa ama ng babae. Dahil sa ginawa niyang paninira sa isang dalaga sa Israel at sila'y mananatiling mag-asawa, ang babae di maaring hiwalayan ng lalaki. Ngunit kung totoo ang bintang at walang makitang katunayan ng pagiging dalaga, ang babae ilalabas ng bahay, babatuhin siya roon ng mga kalalakihan ng lungsod hanggang sa mamatay, pagkat gumawa siya ng malaking kasalanan sa bahay mismo ng kanyang ama. At ito'y kasuklam-suklam na gawain sa Israel. Sa ganyang paraan, ninyo aalisin ang kanyang kasamaan sa inyong kapulungan. Kapag ang isang lalaki na huling kasiping ng asawa ng iba, pareho silang papatayin. Sa ganyang paraan, ninyo aalisin ang gayong kasamaan sa Israel. Kapag ang isang dalaga na katakda ng ikasal ay ginahasa sa loob ng lungsod at hindi siya napasaklolo, ilalabas sila ng bayan at babatuhin hanggang mamatay pagkat hindi napasaklulo ang babae. At ang lalaki naman ay lumapastangan ng isang babaeng malapit ng ikasal. Sa ganyang paraan ninyo alisin ang gayong kasamaan sa inyong kapulungan. Kapag ang isang dalagang nakatakda ng ikasal ay ginahasa sa labas ng lungsod, ang lalaki lamang ang papatayin. Ang babae ay hindi aanuhin pagkat wala siyang kasalanan. Ang lalaki lamang may kasalanan pagkat para na niyang sinalakay at pinatay ang kanyang kapwa. Ang babae ay ginahasa sa ilang na dako at walang makaririnig humingi man ito ng saklulo. Kapag ang isang dalagang hindi pa nakatakdang ikasal ay ginahasa ng isang lalaki at ang nanggahasa ay nahuli, bibigyan niya ng 50 putol na pilak ang ama ng babae at pakakasalan niya ang babae pagkat inilugso niya ang puri nito. Ang babae ay di maaring hiwalayan ng lalaki. Hindi dapat sipinga ng anak ang alinmang asawa ng kanyang ama. Hindi niya dapat ilagay sa kahiyan ang kanyang ama. Chapter 23. Mga tuntunin tungkol sa pagkikisama sa kapulungan. Ang isang lalaking kinapon o na putulan ng pag-ari ay di maaaring makisama sa kapulungan ni Yahweh. Sino mang anak sa labas ay di maaaring makisama sa kapulungan ni Yahweh hanggang sa 10th sali ng kanyang lahi. Ang isang Amoneta o Moabita ay hindi maaaring makisama sa kapulungan ni Yahweh hanggang sa 10th sali ng kanilang lahi, pagkat di nila kayo binigyan ng pagkain at inumin sa daan ng kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Bukod dito, inupahan pa nila si Balaam na anak ni Beor na taga Pitor, Mesopotamia, para kayo sumpain. Gayunman, hindi siya dininig ni Yahweh, sa halip pinagpala niya kayo pagkat mahal niya kayo. Huwag ninyo silang agagawan ng mabuti kahit kailan. Huwag ninyong kasusuklaman ang mga Edomita, pagkat sila yung mga kapatid ninyo, gayon din ang mga Ehipsyo, pagkat kayo'y nanirahan sa kanilang lupain. Maaring makisama sa kapulungan ni Yahweh ang 3rd sali ng kanilang lahi. Mga tuntunin tungkol sa kalinisan ng kampamento. Sa panahon ng digmaan, huwag kayong gagawa ng anumang karumihan sa loob ng inyong kampamento. Kapag may nilalabas siya ng sariling binhi sa kanyang pagtulog, lalabas siya ng kampamento at hindi muna babalik. Maliligo siya sa dapit hapon, paglubog ng araw, saka lamang siya babalik sa kampamento. Maglalaan kayo ng isang lugar na mapagdudumihan sa labas ng kampo. Hukayin ninyo ang inyong dudumihan at tatabunan pagkatapos, pagkat si Yahweh ay naglilibot sa inyong kampamento upang iligtas kayo sa mga kaaway at sila'y ipalupig sa inyo. Kailangang manatiling malinis ang inyong kampamento. Baka pabayaan niya kayo kapag nakitang marumi ang kampo. Iba't ibang tuntunin. Ang isang aliping lumipat sa inyo ay huwag ninyong ibabalik sa dati niyang amo. Mananatili siya sa inyo at hayaan siyang tumira kung saan niya ibig sa loob ng inyong bayan. Huwag ninyo siyang aapihin. Sino mang Israelita, babae o lalaki man, ay hindi pahihintulutang maging patutot sa loob ng templo. Ang salaping kinita sa mahalay na paraan ay huwag ninyong ipagkakaloob sa templo, pagkat siya o na ikasuklam-suklam kay Yahweh.
Huwag kayong magpapahiram ng may tubo sa inyong kapwa, maging salapi o pagkain o anumang maaring pagtubuan. Maari ninyong pagtubuan ang mga taga-ibang bayan, ngunit huwag ang inyong kapwa Israelita. Sa gayon, pagpapalain kayo ni Yahweh sa inyong mga gawain pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Huwag na hindi ninyo tutuparin ang panata ninyo kay Yahweh. Tiyak na sisingilin niya kayo kapag hindi ninyo tinupad iyon. Kung ayaw ninyo mangako, hindi kayo nagkakasala. Ngunit kung kailangan tuparin ang anumang pangako ninyo kay Yahweh, kung kayo'y papasok sa ubasan ng inyong kapwa, maaari kayong kumain ng bunga niyon hanggang ibig ninyo, ngunit huwag kayong mag-uuwi. Kung sa triguhan naman, maaari kayong mangitil, ngunit huwag gagamit ng panggapas. Chapter 24. Mga tuntunin tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Kung ang isang tao ay mag-asawa, ngunit hindi naging kasiyasya sa kanya ang babae dahil may natuklasan siyang hindi mabuti, maaari siyang gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay at paalisin ang babae. Pagkatapos, kung ang babaeng hiwalayan ay mag-aasawa sa iba at hiwalayan uli matapos bigyan ng kasulatan ng paghiwalay o namatay ang ikadalawang asawa, ang babae tuturing ng marumi, hindi na siya maaring pakisamahan ng unang asawa. Magiging kasuklam-suklam kay Yahweh kung pakikisamahan pa niya ang babae. Hindi niyo dapat dungisan ang lupaing ibibigay niya sa inyo. Iba't ibang tuntunin. Ang lalaking bagong kasal ay di maaring maglingkod sa hukbo o anumang gawain bayan sa loob ng isang taon. Pababayaan muna siya makapiling ng kanyang asawa. Huwag ninyong kukuning sangla ang gilingan o ang kabiyak nito, pagkat ito ang pinaghahanap buhay ng may-ari niyon. Sino mang dumukot sa kapwa niya, Israelita, upang alipinin o ipagbili, ipapatayin upang mawala sa inyo ang ganyang kasamaan sa inyong kapulungan. Tungkol sa mga ketong, sundin ninyong mabuti ang sasabihin sa inyo ng mga Levita. Pagkat siya unang tagubilin ko sa kanila, alalahanin ninyo ang ginawa ni Yahweh kay Miriam nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Kung kayo'y nagpapautang sa inyong kapatid, huwag kayong papasok sa bahay niya para kunin ang sangla. Maghintay kayo sa labas upang doon tanggapin ang sangla sa nangutang. Kung balabal ang sangla ng isang mahirap na nangutang sa inyo, huwag ninyong palilipasin ang gabi na nasa inyo ang sangla, pagkat mabalik iyon sa kanyang paglubog ng araw. Pagkat siya on lamang gagamitin niya sa pagtulog, sa gayon, tatanaw siya ng utang na loob sa inyo at kalulugdan kayo ni Yahweh. Ibigay ninyo agad ang upa ng inyong manggagawa, maging seka po Israelita o taga-ibang bayan, lalo na kung mahirap. Bago lumubog ang araw, ibigay na ninyo sa kanyang upa niya sa maghapon, pagkat siya on lamang ang inaasahan niya sa buhay. Kapag hindi ninyo ibinigay agad at dumating at dumaing siya kay Yahweh, Yahweh ituturing ang kasalanan ninyo. Ang ama ay di dapat pagdusahin sa kasalanan ng anak ni ang anak sa kasalanan ng ama. Kung sino ang may sala ay siyang dapat magdusa. Huwag ninyo ipagkakait ang katarungan sa mga taga, ibang bayan o sa mga ulila. O huwag ninyo kukuning sangla ang balabal ng babaeng balo. Iniutos ko ito sa inyo pagkat dapat ninyong alalahaning naging alipin din kayo sa Ehipto. Kung sa pagliligpit ng ani ay may maiwan kayong bigkis ng uhay, huwag na ninyong babalikan, bayaan na ninyong mapulot ng mga taga-ibang bayan, ulila at babaeng balo. Sa gayon, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gawain. Kapag napitasan na ninyong minsan ang inyong mga olibo, huwag na ninyong babalikan ang natira, bayaan na ninyong iyon sa mga taga-ibang bayan, ulila at babaeng balo, pagkat naani na ninyo ang inyong ubas. Huwag na ninyong babalikan ang natira. Bayaan na ninyo yaon sa mga taga-ibang bayan, ulila at babaeng balo. Alalahan ninyong kayo naging alipin din sa Ehipto. Yan ang dahilan kaya ko iniutos ito sa inyo. Chapter 25. Kapag may usaping iniharap sa hukuman, pagpapasyahan ito ng mga hukom. Pawawalang sala ang walang kasalanan at hahatulan ang may sala. Kung ang angkop na parusa ay palo, padadapain ng mga hukom ang may sala at papaluin iyo ayon
sa bigat ng kasalanan. 40 palo ang pinakamaraming ibibigay sa anak. Ang bigat dito ay paghamak na sa pinarurusahan. Huwag ninyong tatalian bibig ng bakang gumigiik. Ang pag-aasawa uli ng babaeng balo. Kung mamatay na walang anak ang isang lalaking may asawa, ang balo niya ay maaring mag-asawa sa iba. Dapat siyang pakasalan ng kapatid ng namatay at ito ang tutupad sa tungkulin ng kapatid na namatay. Ang unang anak nila ay isusunod sa pangalan ng namatay upang hindi mawala sa Israel ang pangalan nito. Kung ayaw ng kapatid na namatay na pakasalan ang balo, dudulog ito sa matatanda ng bayan. Sasabihin niya, ayaw niyang panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid. Ayaw niyang gawin sa akin ang tungkulin ng kanyang kapatid. Kung magkagayon, ang kapatid ng yuma ay patatawag ng matatanda at papayuhan. Kapag tumanggi pa rin, lalapitan siya ng balo, hahablutin ang sandalyas nito, saka lulurhan sa mukha, sabay sabi. Kanyan ang dapat gawin sa taong tumatangging panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid. At ang sambahayan nito ay makikilala sa buong Israel sa tawag na ang sambahayan na inalisan ng sandalyas. Iba pang tuntunin, kapag may dalawang lalaking nag-aaway at ang asawa ng isa ay lumapit upang tulungan ang kanyang asawa at hawakan ang ari ng kalaban, puputulin ang kamay ng babaeng yaon, hindi siya dapat kaawaan. Huwag kayong mag-iingat ng dalawang uri ng pabigat sa timbangan. Isang mabigat at isang magaan. Huwag din kayo mag-iingat ng dalawang takalan, isang malaki at isang maliit. Ang tamang pabigat ang gagamitin ninyo sa timbangan at ang gagamiting takalan ay yaong husto sa sukat upang mabuhay. Kayo nang matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, ninyong Diyos. Lahat ng nagdaraya ay kasuklam-suklam sa Kanya. Ang paglipol sa angka ni Amalek. Huwag niyong kalilimutan ang ginawa ni Amalek sa inyo nang kayo'y nasa daan mula sa Ehipto. Sinalakay niya kayo nang kayo'y lupay-pay sa hirap at pinuksa ang mga kasamahan ninyo. Sa hulihan, kawalan iyon ang paggalang sa Diyos. Kapag nalupig na ninyo ang inyong mga kaaway at panatag na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, patayin ninyong lahat ang mga Amalekita. Chapter 26. Ang mga tuntunin tungkol sa ikapo at unang bunga ng pananim. Kapag nasakop na ninyo ang lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh at matiwasay na kayong naninirahan doon, kumuha kayo ng unang bunga ng inyong mga pananim, ilagay ninyo iyon sa isang basket at dadalhin sa lugar na pipiliin niya upang maging dako ng pagpupuri sa kanya. Haharap kayo sa saserdote na nakatatalaga roon at inyong sasabihin, ipinababatid ko kay Yahweh na kami narito na sa lupaing ipinangako niya sa aming mga ninuno. Kukunin naman ito ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay sasaysayin ninyo ito sa harapan ni Yahweh. Isang pagalang arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang kanya ay naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pagkikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin, kaya dumulog kami sa inyo, Yahweh. Diyos ng aming mga ninuno, at dininig ninyo kami, nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ang mga kilabot na gawa at mga kabalaghan, inialis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Yahweh, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin si Yahweh dahil sa kabutihan niya sa inyo. Kayong lahat ay magdiriwang kasama ang buong sambahayan, ang mga Levita at ang mga nakikipamayan sa inyo.
Sa ikatatlong taon, ibubukod ninyo ang ikasampung bahagi ng inyong ani upang ibigay sa mga Levita, sa mga taga-ibang bayan at sa mga ulila. Kapag nagawa na ito, sasabihin ninyo, Yahweh, na ibukod na po namin ang bahagi na katalaga sa inyo at naibigay na namin sa mga Levita, sa mga taga-ibang bayan at sa mga ulila ayon sa utos ninyo sa amin. Hindi namin nilabag ni bahagi ang inyong utos. Hindi namin binawasan ang ikapo kahit sa panahon ng kahirapan. Hindi namin ito dinala mula sa aming bahay nang hindi kami malinis. Hindi namin iambag sa patay ang bahagi nito. Dininig namin ang inyong tinig. Sinunod namin lahat ang iniutos ninyo sa amin. Kaya nga isinasamo namin na mula sa inyong banal na luklukan sa langit, itong hayan kami, palalayasin ninyo ang bayang Israel at ang lupa yung binigyan ninyo sa amin ayon sa pangako inyo ay aming mga sa aming mga ninuno ang lupaing sagana sa lahat ng bagay. Bayang natatalaga kay Yahweh. Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ni Yahweh ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na si Yahweh ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang mga tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan tulad ng kanyang pangako at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kaluwalhatian. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya. Chapter 27, ganito naman ang tagubili ni Moises at ng matatanda ng bayan. Sundin ninyo mabuti ang kautosan ibinigay namin sa inyo ngayon. Pagkatawid ninyo sa ibayo ng Jordan at papasok na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, maglagay kayo ng malalaking bato at inyong simintuhan sa ibabaw. At isusulat ninyo roon ang mga kautosan ito pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Ilagay ninyo iyon sa bundok ng ibal at latagan ng apog tulad ng sinasabi ko ngayon. Magtayo kayo ng altar doon para sa kanya. Huwag ninyo itong gagamitan ng bakal. Panay na batong hindi tinapyas ang gagamitin ninyo sa altar at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog. Dito rin ihahain ang handog na pangkapayapaan at sarap nito. Kayo magsalo-salo sa panahon ng inyong pagdiriwang sa kanya. At sa ibabaw ng mga batong iyon, isusulat ninyo ng malinaw ang bawat kataga ng kautosan. Sinabi pa ni Moises at ng mga Levita, tumahimik kayo at makinig mga kababayan. Mula ngayon, kayo'y bayan ni Yahweh, kaya dinggin ninyo ang kanyang tinig at sundin ang mga tuntunin ibinigay ko sa inyo ngayon. Ang mga sumpa. Nang araw ring iyon, ganito ang itinagubili ni Moises sa buong Israel. Pagkatawid ninyo ng Jordan, ang mga lipi ni Simeon, Levi, Judah, Issachar, Jose at Benjamin ay tatayo sa tapat ng bundok ng Gerizim upang bigkasin ng pagpapala. Ang mga lipi naman ni Ruben, Gad, Aser, Sabulon, Dan at Neftali ay tatayo sa tapat ng bundok ng Ihal upang bigkasin ang sumpa. Ganito naman ang isisigaw ng mga saserdote. Sumpain ang sinumang gumawa ng sinumang larawan upang sambahin kahit palhim. Ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Ang kapulungan ay sasagot ng Amen. Sumpain ang sinumang hindi marunong gumalang sa kanyang mga magulang. Ang sagot ng kapulungan, Amen. Sumagot ang sinumang magbago sa muhon ng lupang kanyang kahanga. Ang isasagot ng kapulungan, Amen. Sumpain ang sinumang magligaw sa bulag, ang isasagot ng kapulungan, Amin. Sumpain ang sinumang magkait ng katarungan sa mga taga-ibang bayan, ulila at babaeng balo,
ang isasagot ng kapulungan, amen. Sumpain ang sino mang sumiping sa asawa ng kanyang ama, pagkat sa gayoy, ibinibilad niya ito sa kahiyan, ang isasagot ng kapulungan, amen. Sumpain ang sino mang sumiping sa anumang uri ng hayop, ang isasagot ng kapulungan, amen. Sumpain ang sumiping sa kanyang kapatid na babae, kahit siya o'y kapatid lamang sa ama o sa ina, ang isasagot ng kapulungan, amen. Sumpain ang sino mang sumiping sa kanyang biyanang babae, ang isasagot ng kapulungan, amen. Sumpain ang sino mang pagpatay, sumpain ang sino mang papatay sa kanyang kapwa, ang isasagot ng kapulungan, amen. Sumpain ang sino mang magpapaupa sa pagpatay ng kapwa, ang isasagot ng kapulungan, amen. Sumpain ang sino mang hindi pasakop at susunod sa kautosan ito, ang isasagot ng kapulungan, amen. Diretso na po natin sa chapter 28, ang mga pagpapala. Kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautosan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Kayo'y pagpapalain niya sa loob ng labas ng inyong mga bayan, pagpapalain niya ang inyong mga anak. Lupain pati mga hayop, pararamihin niya ang inyong mga baka at iba pang mga hayop. Lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawala ng laman ang inyong masahanang harina. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay palulupig sa inyo ni Yahweh. Lalaban siya sa inyo ngunit makagkakanya-kanyang takas. Pagpapalain niya ang inyong mga bungan at lahat ng inyong pagpapalain niya ang inyong mga bangan at lahat ng inyong gagawin. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo tulad ng pangako ni Yahweh. Kayo gagawin niyang isang bansang matatag at nakatalaga sa kanya kung susundin ninyo siya at tatalima sa kanyang mga tuntunin. Sa gayon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain niya at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang bagkos kayo pa ang magpapahiram. Gagawin niya kayong pangunahin ng mga bansa. Hindi tagasunod, uunlad kayo at di mabibigo kung susundin ninyo ang mabuti, ang kautosang ibinigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh. Ni sasamba ang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang ibubunga ng pagsuway. Sa kabilang dako, kung hindi ninyo diringgin o didinggin ang tinig niya at hindi susundin ang kanyang mga utos at mga tuntunin, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito, hindi niya kayo pagpapalain kahit saan kayo magpunta. Susumpain niya ang inyong mga tanim at ang inihanda ninyong pagkain, hindi niya pagpapalain ang inyong mga anak o ang inyong lupain at ang inyong mga hayop at kawan. Mabibigo tayo sa lahat ng gagawin, padadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan. Sa lahat ng inyong gagawin, hanggang sa kayo malipol, gawin ninyo ito dahil sa pagtalikod ninyo sa kanya. Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos. Hanggang sa maubos kayo. Sa lupaing ibibigay niya sa inyo, nilipulin niya kayo sa pamagitan ng sakit, na pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat,
pamamaga ng katawan, matinding init, tagtuyot, agihap, at iba pang sakit sa balat. Hindi kayo titigilan ang mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. Ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito, magiging parang bukal ang lupa dahil sa pagkatigang kayo ay paulanan niya ng alikabok sa halip na tubig hanggang sa kayo'y lubusang mapuksa. Ipalulupig niya kayo sa inyong mga kaaway, lalaban kayo sa kanila, ngunit hindi magkakanya-kanya kayo ng takbo. Dahil dito, labis kayong kakatakutan ng lahat ng bansa. Ang inyong mga bangkay ay kakanin ng mga ibon at mga hayop. Walang mag-aabalang bumugaw. Pahirapan kayo sa pamagitan ng bukol gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Tatagda rin niya kayo ng pigsa, boni at galis na hindi mapagagaling. Masisiraan kayo ng isip, magbubulag kayo sa at malilito. Mag-aapuhap kayo sa katanghaliang tapat parang bulag na nangangapa sa kadiliman. Hindi ninyo makikita ang daan, anuman ang inyong gawi, hindi kayo magtatagumpay, patuloy kayong sisikilin at sasamsama ng ari-arian, ngunit walang sasaklulo sa inyo. Mag-aasawa kayo, ngunit iba ang sisiping sa kanya, magtatayo kayo ng bahay, ngunit iba ang titira, at magtatanim ng ubas, subalit iba ang magkikinabang. Ang baka ninyo ay kakatayin sa harapan ninyo, ngunit hindi ninyo matitikman. Aagawin sa inyo ang inyong mga asno at hindi na ibabalik ang mga tupa. Ito'y sasamsamin ang kaaway at di na ninyo makukuha uli. Ang inyong mga anak ay kilalang ay kitang-kita ninyong ibibigay sa ibang tao, ngunit wala kayong magagawa. Isang bansang di ninyong kilala ang makikinabang sa anin ng inyong lupain at sa bunga ng inyong pagpapagod. Kayo'y sisikilin lahat patuloy na pahirapan hanggang sa masira ang inyong isip dahil sa inyong nararanasan. Pahirapan kayo ni Yahweh sa pamagitan ng bukol sa tuhod. 20, ito hindi ninyo mapagagaling bagkos sa ikarapat dapat mula ulo hanggang paa. Kayo at ang inyong hari ay ipabibihag niya sa isang bansang hindi ninyo kilala ni ng inyong ninuno. Maglilingkod kayo sa kanilang Diyos na yari sa kahoy at bato. Ang kalagayan ninyo'y pagtatakhan ng lahat. Laging pag-uusapan at pagtatawanan. Mahahasik kayo sa kayo ng marumi. Maghahasik kayo ng marumi, ngunit kaunti lamang ang maaani. Maghahasik kayo ng marami, ngunit kaunti lamang ang maaani. Pagkat sisirain ang lukton, magtatanim kayo ng ubas at masinop ninyo itong aalagaan, ngunit hindi kayo ang makatitikim ng bunga o katas nito. Pagkat sisirain ang uod, magkakaroon nga kayo ng maraming punong ulibo sa inyong lupain, ngunit hindi kayo makakukuha ng langis pagkat malalagas ang mga bunga nito. Magkakaanak kayo, ngunit hindi mananatili sa inyo pagkat mabibihag ng kaaway. Uubusin ang lukto ng inyong kaaway. Uubusin ang lukto ang inyong mga punong kahoy at pananim. Sorry po. Uunlad ang kabuhayan ng mga makikipamayan sa inyo, ngunit ang kabuhayan ninyo hindi sila ang magpapautang sa inyo at hindi kayo ang magpapautang sa kanila, sila ang mamamahala sa inyo. Kapag hindi ninyo dininig ang kanyang tinig at hindi sinunod ang kanyang mga utos at mga tuntunin, magaganap sa inyo ang mga sumpang ito hanggang kayo'y lubusang mapuksa. Sa gayon, ito'y magiging aral sa inyo at sa inyong magiging lahi. Hindi ninyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. Kaya ipasasakop niya kayo sa inyong mga kaaway, sila ang paglilingkuran ninyo sa gitna ng gutuman, kauhawan, kahubaran.
at pangailangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan nila kayo hanggang kayo ay malipol. Ipalulusob niya kayo sa isang bansa mula sa kabilang panig ng daigdig. Ang bansang ipapadala niya ay simbilis ng agila sa pagsila ng kaaway at di ninyo alam ang kanilang wika. Matitigas ang kalooban ng mga taong iyon at walang iginagalang matanda man o bata. Uubusin nila ang inyong mga hayop. Pati ang ani ng inyong lupain, wala silang ititira sa inyong ani. Inumin, langis, baka o kawan hanggang sa kayo malipol. Kukubkubi nila ang inyong mga bayan hanggang sa gumuho ang nagtataasang pader sa buong lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh. Sa panahon ng pagkubkub sa inyo ng inyong mga kaaway, kakanin ninyo ang inyong mga anak sa tindi ng inyong gutom. Magiging maramot pati ang pinakamabait na tao, hindi niya bibigyan ng pagkain, pati ang kanyang kapatid, asawa, o ang nalalabi niyang anak. Sino man sa kanila hindi niya bibigyan ng kinakain niyang laman ng kanyang anak, sa takot na mawalan siya ng makakain. Ganyan ang abutin ninyo sa panahon ng pagkukubkub sa inyo ng inyong mga kaaway, maging sa pinakamabait at pinakamasilang babae sa Israel na dati hindi tumutuntong ng lupa ay magiging maramot pati sa asawa at mga anak. Maging ang inuman ng sanggol ng kanyang isinilang ay pagmamaramot. Lihim niya itong kakainin at pagkaubos ay ang sanggol ang isusunod. Ganyan nga ang aabuti ninyo sa panahon ng paggugkub sa inyo ng inyong mga kaaway. Kapag hindi ninyo sinunod ang mga utos sa aklat na ito at hindi ninyo iginalang si Yahweh, kayo at ang inyong kaapu-apuhan ay padadalhan niya ng matinding kahirapan na walang katapusan. Ipararanas niya sa inyo ang kinatatakutan ninyong sakit na ipinadala niya sa Ehipto. Hindi ito maalis sa inyo. Padadalhan din niya kayo ng iba pang karamdamang hindi natatala sa aklat na ito ng kautusan hanggang sa kayo'y mapuksa. At ang bilang ninyo ngayon na sindami ng bituin sa langit ay mababawasan ng malaki. Ano pat kakaunti lamang ang matitira pagkat di ninyo dininig ang tinig ni Yahweh. Kung gaano kalaki ang kanyang kasiyahan sa pagpapala at pagpapaunlad sa inyo. Gayon din kalaki ang kasiyahan niyang madarama sa pagwasak at pagpuksa sa inyo. Bubunutin niya pati ang pinakaugat ng inyong lahi sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pangangalatin niya kayo sa lahat ng panig ng daigdig at kayo'y sasamba sa Diyos na yari sa kahoy at bato, sa Diyos, Diyos ang hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Hindi kayo mapapanatag doon, laging kakaba-kaba ang inyong dibdib. Mamumuhay kayo sa kabiguan at matinding kalungkutan para kayong laging nasa balag ng alanganin. Wari katapusan na ang bawat sandali at walang katiyakan ang buhay. Dahil sa malaking takot na likha ng inyong nakikita, kung araw ay sasabihin ninyong sana'y gumabi na, at kung gabi naman sana'y mag-umaga na, kayo'y ibabalik ni Yahweh sa Ehipto, bagamat na ipangako niyang hindi na kayo pababalikin doon. Gagawin niya ito sa inyo upang ipagbili kayo bilang alipin, ngunit walang bibili sa inyo. Grabe, ano po? Yan po yung mga mangyayari kapag sinuway ng mga Israelita ang ating Diyos o si Yahweh. Kahit man po sa mga kapanahonan natin, mga kaibigan, basta po sumuway ang tao sa Diyos, ay talaga pong may parusa. Kaya sikapin po natin na huwag sumuway sa Panginoon upang sa ganon hindi po natin maranasan ang parusa. Dahil ang parusa ng Diyos ay kakaiba po yan. Pwede niyang bawiin ang buhay.
At kapag binawi niya ang buhay na hindi pa rin po tayo natuto at yung hininga ay nawala na, hindi na tayo nakapagsisi, yun na po ang walang hanggang kahirapan. Doon sa lugar ng impyerno ang mararanasan ng tao. Kaya mga kaibigan, nawa po ay sa bawat chapter na aking binabasa po dito sa Deuteronomy, nawa po ay ipaunawa ng Diyos sa ating mga buhay upang sa ganon makaiwas din po tayo sa pagsuway kay Yahweh at sa paggawa ng kasalanan. Hanggang dito po muli mga kaibigan ang ating Bible reading at loobin po ng ating Diyos na sa araw ng bukas ay makapagpatuloy po tayo. Pagpasensyahan nyo na po, inabot po tayo ng 45 minutes. Kasi ang sabi ko po ay 30 minutes lang, ngunit ngayon po ay almost 46 minutes na tayo. Pagpasensyahan nyo na po ang inyong Lola and Day mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Ganon din po ang ating mga pamilya, mga mahal sa buhay at ang ating mga sambahayan. Salamat sa Diyos sa araw na ito. Amen.